magpabaksin or sa mga natakot na magpabaksin. Well, depende naman yan sa inyo. Ito naman yung guidelines niya. So basahin nyo ng maigi yan. Bawal yung buntis, yung kasunod. Ayan. May mga guidelines naman siya. Bago ka magpabaksin, tapos i-click mo yan. Meron pa siyang mga tanong kung meron ka bang sakit na severe na gumagamit ka ng injection or maintenance. Kaya bawal na magpabaksin. May mga tanong naman bago ka magpabaksin, kaya huwag na matakot. O kung ayaw mo talaga rin namang magpabaksin, wala namang pilitan kahit naman dito sa Saudi. Pero dito sa Saudi, mandatory na nga yan. Pero, kung nasa loob ka lang din naman ng bahay, hindi ka naman laging nalabas, di nasa sayo na yan. Ako kasi dito sa amo ko, ako na lang ang walang vaccine. Sila, nag-vaccine na lahat eh. Dahil laging may bisita dito sa bahay, lalo ngayon na may bagong panganak dito, laging may bisita, kaya inaapuran niya ako magpabaksin. Sila, nung nagpabaksin, masakit lang yung tinurukan. 3 days yata na hindi mo maiangat. Para daw nung bakuna nung baby ka pa. Hindi mo maiangat. Pero hindi naman sila nilagnat. Sabi nung iba, yung lalagnatin. Meron pang pinakita sa TikTok na talagang nanginginig siya. Siguro may sakit siya or ewan ko lang. Di rin naman kasi clear yung pagkasabi niya. Basta ang sabi lang yun daw ang reaction niya nung pagkat after ng vaccination niya. So, di natin alam. Kasi yung mga amo ko, sila lahat wala naman silang naramdaman. Siguro may yung tinurukan daw, yun lang ang medyo masakit. Pero nilagnat, wala naman daw, wala silang reaction. Kasi tuwing, hindi naman kasi sila sabay-sabay nagpabaksin pa isa-isa. Tuwing nagpabaksin yung bawat isa sa kanila, pag uwi, tinatanong ko ano bang reaksyon. Pero nakikita ko naman pagka nandiyan, dahil nga magkasama kami sa bahay, nakikita ko naman wala naman talagang reaksyon. Dahil pag yan ay may mga sakit, kala mo na kasakit ng sobrang sobrang lanta na kala mo wala naman. Yung amo kong ang babae, nakapag second dose na siya, 11 ng gabi yun, 11 p.m. ng gabi. Pagkatapos, pinabukasan, pumasok pa nga . Pumasok pa teacher kasi yung amo ko. Pinabukasan, pumasok pa yun. Wala naman siyang naramdaman. Ang sabi lang niya sa akin, masakit lang yung tinurukan. Tingal, hindi daw mabuhat. Pero 3 days lang daw yun. So, ganun lang. Ako naman, hindi ako natatakot sa kung ano man. Alam naman natin na, yun nga sinasabi, na hindi naman talaga 100% na safety ka sa vaccination. Pero mas maganda na rin yung meron kang panlaban. Ganun lang yun. Doon lang yung natin na kumbaga, kung hindi man siya safety, hindi man talaga siya safety 100%, pero meron kang ilang porsyento na may dependensya ka na kahit ilang porsyento. Ganun na lang kasi nga dito sa bahay. Lalo ngayon, yun nga, inulit ko, dito sa bahay may bagong panganak, kaya lagi kami may bisita. So, kailangan ko talaga na may pandepensa gawa ng yung mga dumating ditong bisita. Hindi ko naman alam, baka meron sila. Mga kamag-anak naman ni amo, kaibigan, pero yun nga, hindi natin alam kung sa biyahe niya o kung saan.
o yung pamilya-mili nila o kung nakakuha ng COVID. So maganda na rin siguro yung meron kang pang-depensa. Pero kung takot, hindi talaga, labag talaga sa kalooban mo magpa-vaccine, hindi. Huwag mong pilitin yung sarili mo. Bakit ba pipili? Ganun lang naman yun. So ako hindi naman talaga ako pinipilit ni amo. Nagsabi lang siya na ngayon kasi, kadalasan, siguro itong Ramadan na to, baka lagi kami may bisita. Dahil nga bagong panganak yung kanyang anak. So, may igina rin daw yung sigurado. So, ako naman, hige. Kung yan naman ay ikakabuti, diba? Sige lang. So, antay na lang tayo sa schedule kasi bukas ng alas 2 ng hapon ng aking appointment. So, update ko na lang kayo bukas. Guys, after vaccination na yan, natrupa na ako. Tapos, nakapag-registered na rin ako dyan. Nag-rest muna, kasi after vaccination, kailangan mo nang mag-rest ng 15 minutes bago ka lalabas ng clinic or hospital. Kaya, yan lang ang na-vlog ko kasi kasama ko kasi yung amo ko eh. Hindi naman ako basta-basta mag-vlog. Tsaka nahihiya pa akong magsalita na kasama ko yung amo kong babae. Pero kung ako lang siguro mag-isa, hindi siya kasama, pwede akong magdadaldal dyan. Kaya ang ginawa ko, nag-video lang ako dyan na hindi nagsasalita. Kasi nga, katabi ko yung amo ko eh. Pag nag-video naman na hindi ka magsalita, wala naman siyang pakialam. Pero ang iniisip ko kasi, pwede naman akong magsalita. Eh, ang iniisip ko kasi, baka sasagot siya sa akin. Kasi hindi naman siya sanay na ganyan na mag-video ako na nagsasalita. Hindi naman niya ako nakikita. Kasi dito sa bahay, pag nag-vlog ako, wala naman siya. Kaya, yan. Baka naman, dyan ako after vaccination, dyan nagpa-registered ako. Umalis na si kababayan. Ayan. Tapos nakaupo na ako dyan. Ang ginawa ko, ginalaw-galaw ko yung kamay ko. Kasi nga, mabigat eh. Yung pabigat siya ng pabigat. After vaccine, after turok, talagang yung dahan, parang dahan-dahan na naghiwalay yung gamot, parang ganun. Tapos pabigat siya ng pabigat. Kaya ang ginawa, sabi kasi nung amo ko, sige galaw, pwede mong galawin yan para hindi masakit pag may galaw mo ng bigla. Kaya nga, ganun ang ginawa ko yan. Parang, alam nyo yung alam nyo yung sa Chinese ba na, yung nasa pintuan na pusa. Pusa ba yun? Yung nakataas pa ba ang kamay? Kaya ko siya ginaganyan kasi nga mabigat, masakit. Hindi siya totally masakit. Manhid. Manhid na mabigat. Yan. Yan guys. Mabilis lang. Wala pang pagdating namin doon, pasok agad kasi wala ng tao. So, pero pagkatapos ng injection, pagka-registered, pahinga muna ng 15 minutes. Lang siya? Ang naramdaman ko, mabigat lang siya. Mabigat lang. Tapos, wala pa naman siguro, dahil wala pang kalahating oras eh. 15 minutes pa. Lang siya? Nagalaw-galaw ko lang siya lagi. Masakit lang yung tinurukan. Ewan ko lang kung anong resulta nito bukas. Sabi ng amo ko, inom daw ako ng Panadol para daw, kahit daw wala akong naramdaman, uminom na ako ng Panadol para para hindi daw akong lagnatin, pero ayaw ko munang uminom. Kasi sayang yung
Ayan yung gamot. Kung lagnat, hindi, saka na ako inom ng gamot. Sila kasi takot. Takot pag nilagnat. Parang ano, yung binakunahan tayo nung bata pa. Ayan, masakit siya, mabigat. Mabigat. Nagalaw ko lang siya lagi para ano, para ito. Para hindi maano yung gamot. Mabigat lang. Diba pag tayo binakunahan nung bata pa, diba, ano siya, masakit din. Kaya yung mga bata pag yung bakuna sa kanila pag hindi igagalaw eh, namumuo. Parang ganun lang din. Igalaw mo lang ng igalaw. Nagalaw talaga to. Nagalaw talaga tong kamay ko kasi may bisita kami ngayon. Ganun lang. Sana wala tayong maramdaman at sana di tayo lagnatin. Pero okay din yun pagka nilagnat kasi nga yung pagka kumbaga pag may reaction sa katawan mo, mas maganda. Please, tumalab yung gamot sa'yo. Kasi kung hindi mag-react yung katawan mo, ibig sabihin, wala. Nakalagay naman dun sa, ano eh, nakalagay naman dun sa record kung, ano to, kung ano yung reaction niya. Ano magiging reaction kapag pagkatapos ng bakuna. So ayun, isa lang guys, buksan natin yung ano, bakit ako yung ninjik sa atin, Oxford AstraZeneca. Ayan guys. Ayan yung in-inject sa akin. Oxford AstraZeneca. Guys, sa mga hindi pa pala nagpa-vaccine, pagka, halimbawa, nakakuha na kayo ng appointment at nakapunta na kayo, nakapagpabakuna na kayo, after ng ang bakuna, ipa-registered nyo agad. Kasi minsan, katulad ko kanina, hindi ko sana pina-registered. Umupo lang ako, sabi nung Pilipino doon. Sabi niya, ipa-registered mo, kabayan. No, yung siguro yung iba na hindi sila, wala silang record. Kasi sa akin, meron na agad eh. Yung sabi nilang walang record. Sa akin, meron na agad. Ayan o. Meron na agad sa akin o. Nakita ko na agad dito sa ati ko. Kaya huwag niyong kalimutan pagkatapos ng vaccination kasi baka mataranta kayo. Katulad ko kanina kasi medyo kinabahan din. Inaamin ko na ako, kinabahan ako. Pero buti na lang andun si kabayan at sabi niya ano, ipa-registered ko. Pina-registered ko na. So na, umupo lang ako pagkatapos ng registered. Ang hinihingi pala pagka pumunta kayo, yung ikama number nyo. Kahit memorize nyo lang, hindi naman kailangan pa ipakita. Memorize nyo yung ikama number, tapos yung birth date. Yun lang. Pero mas maganda, dalhin nyo na rin yung ikama. Hingiin nyo na sa mga amo nyo pagka yung sa bahay kayo, nagtrabaho. Pero pag mga lalaki sa labas, daladala nila yun eh. So, hanggang dito na lang guys. Itingnan natin kung anong reaction. Okay. Sana wala tayong maramdamang medyo mabigat. Kung meron man, kasi natural na lang yun. Meron man, sana okay lang yung medyo mag... Kunti lang, wag lang masyadong yung nakita kong nag-seizure. Kasi dun sa nakalagay sa yung... Ano niya, dun sa nakalagay sa record, yung mga... reaction, pwede kang totoo yung magsi-seizure ka. Meron pala talaga totoo yung nakita ko dun sa TikTok na nagsi-seizure.
natural na lang talaga yan. Pero i-report mo. Kasi nakalagay naman muna kung meron kang gano'n, merong reaksyon na matindi, kailangan mong i-report. So, hanggang yun na lang, guys. Update ko na lang kayo bukas kung anong magiging reaction nito. Sige, hanggang dito na. Balik-balik na lang talaga ako hanggang dito na lang. No, hindi talaga ako halatang, hindi na taranta kasi. Kinabahan kasi nabaliktad yung aking mask. Dapat blue yung sa harap. Di ba? Pero sige lang, first time eh. First time eh, kaya nataranta. Paano kasi, kagabi may nakita ako na ano eh, na yung sabi na high blood daw na tinurukan, eh namatay. Eh ako kasi mataas yung dugo ko, high blood din ako. Hindi naman natin. Mataas din yung dugo ko. Pero hindi naman talaga ano, kaya medyo na kinabahan. Pero okay lang, nawala naman. May backup naman ako kanina kaya hindi ako natakot. Akala ko kasi kanina ako lang ang pupunta kasi nga may pasok yung amo kong babae. Pero sinamahan naman niya ako kanina. Nagpasalamat lang din ako kasi sinamahan ako. So parang nabawasan yung aking medyo kaba konti. Okay, shout out sa Tox family! Naku, tatlong araw na akong hindi naka-attend ng LS. Sa science ka na, sobrang busy talaga si Inday. Ayun, oh, may gagawin na naman. Yan, kasi may bisita kami mamayang gabi. Okay guys, bye-bye! At sa mga... At sa nakadaan ng aking vlog, sa aking YouTube channel, pag nagustuhan nyo, please like and comment and share on click the notification and ang importante ay i-subscribe nyo para updated kayo sa susunod yung mga video. Bye-bye. Have a good day. I love you all. Bye-bye. God bless.